Labiduwang bulan na matapos ang paglamasa kan bagyong Rolly alagad has tangunyan, daipa na ibabalik ang supply ng kuryente sa harong kan pamilya Casita sa Purok 5 kan barangay Balading Malinaw Albay. Sigun kinanay Gina, napasipara na ang problema sa transformer sa indang lugar. Kaya kay Mayra po kami kuta sa attic na kung pwede. Kasi kaso naman po ang samuyang transformer para po magkaigwa naman po kaming kuryente. Rekonosido kan Albay Power and Energy Corporation o APEC ang agrangay ni Nanay Gina. Alagad pa dagos daan sa indang mga lineman sa pagpakarhay kan mga linyang sakop kan APEC. Igwasan ang mga lugar na labi ng gadaan danyo sirin sa Premier Distrito kan probinsya. Si backbone line kasi madam is ito po yung pinaka main ano, so ito sa so mga palaog pa, mga palateral, mga pag-drop wiring, ito ang medyo ma sabi yung tanang medyo grabe ang trabaho. Why? Kung ang linya sa sarong barangay consistent minsan kay mga 300 500 customer, sa saro-saroon mo ito. Mm-hmm. Ano, sa saro-saroon mo ito, hihilingon. To ensure safety, day ka man ma-energize na day mo ito na saro-saro. Mm-hmm. Ano? Sa pinakahuring datos kan APEC, nasa 89.36% na ang power restoration sa Albay o sa 720 na barangay, 638 na ang naibalik ang supply ng kuryente. Kulang pa sigun sa APEC ang mga kaipuhan na transformer tanganing 100% ng makompleto ang restoration. So hindi talaga si APEC makakapagbibigay ng ano na totally magkakailaw sila. Kasi yung mga supplier namin, hindi rin talaga nakadeliver on time base sa ano nila, sa mga kinumit nila sa amin. Kasi over ano eh, kasi yung back, yung aming, di ba siyempre natatanong sila, eh ba't hindi kayo nagkaroon ng buffer stock? Mm-hmm. Yung buffer stock kasi ma'am, naubo siya. Hindi ganun ang projected namin na karamihan ng transformer. Kunyari, ang projected mo nung bagyo, ang masisira lang na transformer, 100, eh nag-triple po yung sirang transformer. Pagsabot ang hagad mo ng unyan kan APEC sa mga miyembros konsumidor na hastangunyan, daipanin supply ng kuryente.